pinangalanan niyo. May silang sa akin doon eh. Kasi di ba, nag-COVID tayo. So, everybody has a bubble. So, yung pangalan ng drummer namin, pangalan niya, Gam. So, kami yung bubble niya. Kaya tinawag yung bubble niya. Sino ba yung parang leader ng band na to? Leader, at least siya yung laging nakikipag-coordinate. Yeah. Pahilig sa babae, yung drummer. Uy! Inuukay ko yun. Kaya ito. Ano ba? Ang ito ba? This band. It's more like a brother. Okay. So, parang kahit wala na akong itsura, basta makita ang bubblegum, okay na yun. So, okay. Yan, tingnan nyo, naka-full screen kayo. And then si kuya na nasa likod ngayon. Kuya, huwag kayo. Kulang ng kwerbo yan, Nora. So, mga sir, regarding sa band, kailan nabuo ito sa... Diyan ba sa Montreal na buo ito? Kasi rinig ko si Peds taga Toronto dati. Yeah, but it's not. Diba? Taga dito ba kayo lahat dati or taga dyan na sa Montreal? Sa Montreal na kami lahat. Sa Montreal si lahat. Si Peds. Kahit na ako taga Montreal ako dati to. Natira ako dito na 6 years tapos pumunta ako ng Toronto. 11 years. And then, bumalik ulit ako dito. Uy! Wala na, magsasara na tayo. Oo, 6 years and then bumalik ka dito. 11 years to Toronto, tapos balik ulit dito. Nung pagkabalik ulit dito, ito yung nakilala ko, bangkod ka. Oh, kasi I think si Peds kilala na sa music scene dito eh, sa Toronto. Oo, oh, artista yan. Oo. Oh. Dave, bro. Anong nagustuhan mo sa Montreal, Peds? Bakit ka bumalik? Anong Toronto is a very fast moving environment. Dito isa lang talaga. Pwede kang makakuha ng beer kahit sa gasoline station. After your hard work, sabi nila, you're working for the weekend, pero ako, I'm working for that day. After my 8 hours, I can have like a nice cold beer. Montreal has that one. Oo, kasi Friday afternoon, pag uwi mo, re-relax ka na. Mag-sakulina ka na for next week. Then, may beer ka na kasama. Ganun ba yun ng ano? Wow. So, it's a mini Europe of Canada. Ang Toronto naman, nagustuhan ko, napakalawak ng Filipino community. The music scene is so huge na sometimes yung mga kakilala mo dati, hindi nagkocross yung daan nyo, but you guys always play. You know what I mean? Dito maliit na kami. Sa Toronto, parang, kumbaga, everybody wants to play there, right? So, sino ang nag-create at bumuo ng banda nito nung si Kuya ba na vocalista? Would you mind pasensya na may na ako sa akin? Dati may banda siya. Tapos, nag-session lang ako. Yeah. May vocalista pa sila ng puti. Originally, magkakasama na kami at nilaga. Ako, si Gam, tsaka si Choi. Pero, hindi pa bago namang pangalan ng banda na. So, Project 102. That time, tamang pangtanggal ka nila para mga ano ulit, makasama ulit sa mga instrument. Tumutok tayo sa conference, kasama siya. Ito pa, totally one. Yeah. Tapos kasi nagkaroon yung Uptown Connection ng event. Every October, merong tinatawag namin yung Rocktoberfest. And which si RJ at si Brian yung main promoter ng event na yun. And then, napag-desisyonan namin na bakit hindi sumali si RJ? And bagyo pa lang, nagbabanda na yun. Bakit natin subukan? Tapos yun, that time, like 2019. Before pandemic yan. Before pandemic. 2019, subukan namin na si RJ yung main vocalist kasama yung isa pang puti. Meron kami puti dati.
na pinagtagalog namin. Pinagtagalog namin siya, first time niya magtagalog. And then after that moment, after that night, naramdaman namin yung vibes eh, nung bawat isa. So bakit hindi natin ituloy-tuloy? Kasi nag-click eh. Parang nag-unite eh. Ang ganda nung momentum that night. Kaya siguro, pag-desisyon na namin yung Arjun na, sige, tuloy natin. Tignan natin kung anong mangyayari. Pag-palit kami ng mga ibang members, dalawa, napalit kami ng ibang gitarista hanggang dumating na si Pets. Oo. Tapos nung gumawa kami ng unang kanta, kasi puro kami cover-cover, kaya ang ibang banda din dati, siyempre. Nung gumawa kami ng kanta, pero yung influence nyo is rap metal or even iba. So yung unang kanta namin parang rap metal lang talaga, gusto ko na lang lumang rap metal na tunog. Yeah. Tapos yung second song namin, sinalin siya ko ni Gab na gawa naman ng kanta na may melody para alam natin kung kaya ba natin. Okay. Kaya natin din sa melody. Kaya ba natin? Kumanta, baka naman puro daldal lang. Yeah. Doon namin ginawa yung hip-hop away. Pero nung sinulat ko siya na asin walang gaanong sigaw, gusto ko siya lagyan ng rap part. Gusto ko lagyan ng rap kasi nung narinig ko yung breakdown niya, ayun ang gandang lagyan ng rap, yung taag mo yung panampan ng kanta. So sinusulatan ko pa siya ng kwan, sinimulan ko siya mga apat na lines. Tapos ako mismo yung nadiri sa sinusulat ko. Tapos si Kuya Brian, may rap group to pag muna dumating ako dito 10 years ago, 11 years ago. Yes. So nung Uptown, mga kasama niya. So tumigil na siya mag-rap. Sabi ko sa kanya, Kuya Brian, gusto ko ba maging rappers? So nung sabi ko, nung naisip ko yung kanta, mas maganda pag yung magsusulat ng rap line na yun. Totoo rapper talaga. Kasi alam ng rapper kung paano mag-wordplay, kung paano gumawa ng punchlines. Yes. Kung baga ako, di nga ako parang gumawa ng kanta, napilitan lang ako, napilitin ako, di ba? Wow. So, kaya si Brian na, yo, Brian, ulam tayo, yun na, ulam tayo. Sabi ko, ulam lang muna tayo. Sige, nung ginawa namin yung kanta, napakaganda. Tapos doon na namin naramdaman talaga na gusto natin mag-rap metal, maganda mag-rap metal tour, balik natin rap metal. Tapos yun, pinalock na namin kagad ng... Pero before noon, may nakakatawang story yun eh. Kasi nabuo yung second song kasi pumunta kami sa Fil Can Awards. Yeah. So sinabi ng organizer doon, which is sila... First song, di ba? Yeah. Diba, ang nangyari kasi noon, sabi dun sa Vibe Band, tsaka ng Fil Can, which is sila Reggie. Sinabi nila, kailangan all original. Dalawa pa. Isa lang. Gumawa siya ng kanta. Tapos, binigay niya ako ng 1 week and a half notice para magsulat ng kanta. Ng numbers ko. So, pagdating sa Toronto, wala. Hindi na pinatuloy yung buka. Nakalimutan ang numbers ko. Oh, wow. Ayun, nakalimutan ang numbers ko. Napunta sa ibang pauwi. Alam mo, pinakinggan ko ng ilang beses yon.